Raph, ano, para magbigay linaw patungkol sa flexible learning, narito ang rockstar ng edukasyon at pagkatuto sa CARE 104.3 The Way FM. Kung meron tayong rockstar sa counseling, meron tayong rockstar sa education, ang ating inspiradong guro. Yan, si Ma'am Zel Mike. Hi, Ma'am Zel! Hello po, Ma'am Zel. Hello! Good afternoon po. Well, hello, Ma'am Cecil. Teacher the teacher on the thing. Hello po, Ma'am. Nasa library kayo, Ma'am? nasa library na virtual. Oh, naku, kamusta, inspiradong guro? Ano po ba? Kayo, agree ba kayo na ito na talaga magiging new normal, itong flexible learning na ito, Ma'am? Oo, feeling ko may mga problematic kasi dyan, kaya siya naging trending. Opo, no? Opo. Unang-una, parang hindi tayo nagkakaintindihan kasi kung ano bang pinag-uusapan natin. Tama. Feeling ko, iba yung nire-reacta ng bata, iba din yung pina-forward ng CHED. Okay. At lahat tayo, dahil bago ito, lahat tayo windang at hilong-hilo. At hindi yun yung nire-reacta ng bata, hindi din yun yung pina-forward ng CHED. So, ang nangyayari, iba-iba yung pinag-uusapan. Wow. Naalala ko tuloy yung episode natin, ano, with Pastor Eric, kailangang maintindihan ano yung pinagagalingan niya, ano ba ibig sabihin mo, di ba? Galing ni Ma'am. Parang number one talaga yung definition ng flexible learning, kasi kung hindi tayo pare-pareho ng definition, wag na tayong mag-usap kasi mag-aaway-away lang tayo. Pero paano yon? Agree kayo sa definition ng CHED? Sabi niya, it is very simple, it is a policy where you allow the universities the authority to determine the correct mix of delivery systems appropriate to the condition on the ground, to the condition of students, faculty members, and employees. Pero yes, ang tanong, nangyayari ba yon? Actually, ma'am, kasi meron naman talaga sila yung pinagbasihan yan, di ba? Naglabas sila ng memorandum, yung memorandum for ng CHED series of 2020. Uh-oh. Yun yung guidelines kung paano ipapatupad implementation of flexible learning. Okay. At ang nakalagay naman talaga doon is, ang gusto natin sa flexible learning, una, yung rationale niya is dahil may COVID. Dahil may pandemic, no? So, yun yung number one na rationale kung bakit tayo mag-a-adapt ng flexible learning. Kasi, hindi normal, no? Yung sitwasyon. So, sabi doon, ang importante ay maging flexible yung university, ibigay sa estudyante yung most flexibility pagdating sa content. So, pwede nilang baguhin yung curriculum nila. Kasi baka masyadong mahaba or masyadong, di ba? So, pwede nilang baguhin yung content. Pwede nilang mag-adapt ng flexibility pagdating sa access. Paano ma-access ng bata, no? Yung learning. Tapos, yung pag-e-exam, yung assessment. Paano i-assess? No, kailangan kasi 'di ba sa university may rules tayo. So dito ang CHED actually gives us flexibility. Dun sa schools na tignan niyo yung pangangailangan ng estudyante niyo at maging flexible kayo sa content niyo, maging flexible kayo sa schedule kasi baka mag-synchronous kayo yung iba walang signal. So paano sila a-attend, 'di ba? So hindi pwedeng ipaku natin yung schedule. So gawin yung flexible ang schedule, gawin yung flexible ang access, gawin yung flexible assessment. Tapos, whether digital or non-digital tools ay gagamitin. Depende sa location ninyo, no? At pangangailangan ng estudyante. So, yun yung talagang flexible learning. Okay. So, ibig sabihin, sa flexible learning, hindi po siya online. Ayun. Hindi siya online. Kasi no? Umalma talaga, ano, no? Marami talagang mga students ang umalma dahil yung pagkakaintindi nila ng flexible, marami doon online, di umano. And most doon online. Ito, ma'am, yung mga reactions nila, no? Kung napanood niyo yung mga videos kanina nung mga interviews, ano? Yun nga, sabi, wala naman tunay na pagkakatuto. Sabi din, parang physically exhausted na sila. And kumbaga, parang mas marami pa yung ginagawa nila, no? Sa quote and unquote flexible learning.
Feeling ko kasi yung negative reaction, di ba napakadaming negative reaction. Feeling ko una nang galing siya doon kasi ba't ginamita ng saltang forever? Alam mo naman ang mga bata. Pag nilagyan mo ng forever, parang pinatay mo na yung mga pag-asa nila, no? Parang dapat ingat din tayo eh, no? Okay. Na siguro for the meantime or we're looking for other ano ways, no? Siguro hindi dapat nagamit yung salitang forever. Pangalawa, feeling ko, kaya din nagre-react yung mga estudyante kasi nagre-react po sila negatively doon sa flexible learning na naramdaman nila this school year. Diba? So, ibig sabihin, this is the first year kasi na ginawa natin siya. Definitely maraming kulang. Definitely marami pang mali kasi pare-pareho naman tayong ginulantang. Diba? Na parang bigla-bigla lahat tayo mag-flexible learning. So I feel that the students are telling us na however it was implemented this year is not effective. Pero not necessarily ayaw nila sa flexible learning. Kasi ako bilang estudyante, gusto ko nga yung flexible learning. Para kang si Ella. Gusto ko siya. Si kasi Ella din, binibigyan ka nga niya ng choices. No, na, halimbawa, mahina yung internet ko sa umaga, baka pwede ko siyang panoorin sa gabi. So, actually, mas marami kang choices. Siguro ang hindi maganda is, hindi maganda yung experience nila this year. No? At doon nila binabase na, ay, ganito ulit next year. So, ibig sabihin, hindi ito mag-improve, ito na yung normal. Ay, ayoko na. No? Kasi nga, masyadong, which is, ano, hindi, I mean, we will continuously improve yung flexible, no, learning na ito. No? So, feeling ko doon sila, siguro doon galing yung nag-react. Ang isang factor din po siguro, Ma'am Jel, no, napakinggan natin yung statement ng Ched. Pero walang affirmation ng kung ano yung experience ng mga students. Yes. So baka maganda yun na this is what we saw, result ng survey namin. It was difficult. Yung ganun yung ma-affirm na mahirap talaga yung ano na to, yung parahon na to. Actually, isa yan no, na lagi namin nasasabi din. Na pag nag-uusap kami ni Ma'am Gretchen, even for DepEd, also for Ched, na importante din po na tinatanggap natin as valid yung experience ng mga bata. Oo naman. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, ino-normalize na natin to, hindi successful, hindi natuto kayo. Kasi 'di ba, bilang teachers, minsan ganun eh, nasasabihin mo, hindi nagturo ako. Hindi maganda ang pagkaturo ko. Defense, no? Na may defensiveness ka kasi binigay mo rin yung best mo. That's right. Pero minsan, hindi din talaga akma kasi iba yung sitwasyon. Hindi lang naman ikaw eh, tatlo 'yan. Ikaw, yung bata, at yung learning environment. At ang pinakamalaking nagbago ay ang learning environment. Yes. Talagang nagbago siya, imagine. Ang itong screen na to, ito na lang yung learning environment. Ito na lang. Yung space na maliit diba? Na lang. Diba? Actually, umatend ako ng isang seminar nung isang araw about how to teach in front of the camera, no? At sabi nga nung isang actor yon from PETA, at ang sabi niya, grabe, lahat ng lumabas sa screen did not happen. So, kung ako ay nagtuturo at ang kamay ko ay lumabas, wala na akong kamay. Hindi na nakikita ng bata yun. No? Unlike, kung ikaw ay face-to-face, ay kahit buong katawan mo, igalaw mo, kita. So, you're confined to 17 inches, 10 inches, worst, 6 inches, no? Na cellphone screen. Diba? So, dapat i-validate din natin eh, yung mga sinasabi ng bata na nahihirapan kami, nasi-stress out kami, na pinapakinggan din natin siya. Kasi totoo yun eh, experience nila yun. Ito ma'am, naalala ko, ito isa sa mga naalala ko na nabanggit niyo last year, no? Nung na-interview din namin kayo dito sa TNT, yun nga sa pagpapasimula nitong mga online classes na ito. Sabi nyo, ang hinahanap talaga ng, naalala nyo ma'am, ang hinahanap talaga ng mga estudyante, yung teachers pa rin. Yes. Pero kung naalala ko yung ang clear kasi nung interview na yun sa akin eh, no? And I recalled na nabanggit nyo na
yung face-to-face, napakahalaga pa rin eh. Mm-mm. So, paano kaya? I-mimix talaga yun, ano? Parang, actually, ma'am, sa flexible learning, hindi siya inaalis. Hindi inaalis. Hindi siya inaalis. Ang kaya sinasabi lang, parang, oo, go ahead. Hindi pa po siya pwede. Hindi pa pwede. Pero kasama po, dun sa mismong memo ng CHED, na posibilidad ang face-to-face. It's part of it, no? Para kasi ang nangyari dyan, ang pagkakaintindi siguro is, hindi, mag-online lang tayo, mag-modular tayo, walang face-to-face. Actually, nag-approve ang CHED, di ba, recently, parang 60 universities na pwede nang mag-face-to-face. Oo, kasi meron talagang mga skills-based, like yung mga doktor, yung mga engineer, yung mga, kailangan talaga nila ng skill, no? Kailangan talaga nilang makita yung demo, yung, so kailangan talaga nila ng face-to-face, hindi mo rin talaga mapapalitan. Pero, kailangan din nating maintindihan na, ano siya eh, doon na talaga papunta yung mundo. Oo nga eh. Actually, yun yung susunod na question ko sa inyo. Kasi with, even halimbawa with ano, different organizations, yun ang mensahe, no? Parang get ready for hybrid, no? Ambawa, hybrid learnings, hybrid interactions, hybrid ministries, meaning may online, may face-to-face. So, as an educator, you see that ito yung tahak at ito, dito nga patungo ang edukasyon. Yes. Ngayong bagong normal, ano? After the pandemic. Parang feeling ko po, this is something that can no longer be avoided. Actually, matagal na po siya eh. Di ba? May mga MOOCs nga. You could like take subjects sa ibang bansa. Like, open universities. For example, like there is a course I took for free na ang teacher ko si Gardner. Oh, talaga? Oo, kasi nagtuturo siya na sa Harvard, no? And you could attend that for free. I mean, meron din talaga siyang pros, eh, no? Na papunta na din talaga doon. And parang mapag-iiwanan din talaga tayo pag pinilit nating hindi pumunta doon. Pero it doesn't mean na mawawala ang teacher. It doesn't mean na mawawala yung face-to-face. Hindi mawawala. Kasi hindi siya mapapalitan. Yeah. No? Hindi mapapalitan yung teacher, hindi mapapalitan yung connection. Mm-mm. Pero yung paraan, no? Kung paano, gaano katagal, gaano kadami, hindi na laging nasa classroom, merong panahon na nasa labas na ng classroom, doon na talaga siya papunta. Wow. Siguro, the earlier na matanggap din ano, ng mga students, the better. Kaya lang, paano naman, ma'am, yung kanilang mga hinaing na yun nga, well, kung gusto nyong gawin yan, kailangan ding i-address yung issue about connectivity, internet connectivity. Yung kailangan i-address din yung issue ng modular learnings, di ba? Opo. So, paano yun nga po eh, feeling ko, kaya negative yung reaction. Kasi, sobra pa pong bata, sobra pang bago. Madami pa talagang babaguhin kasi madami talaga ayaw yung module. Madami talaga. Madami talaga nagsasabi na maraming kailangan i-correct sa module. Kailangan maging open din tayo. We did our best this year. We'll do better next year. Okay. No? Pero let's not naman yung just defend it na hindi, maganda yan. Hindi, basta sa gawin nyo na lang. Auto-reply. Yun yung top to bottom na mga approach. And then, kailangan ano ba yun, din natin top to bottom approach? I-explain naman yan. Yes, kailangan din natin makita na marami kasing kailangan mabago eh, no? Like for example, sabi ko nga, tatlo yan, yung teachers, no? Yes. Yung shift ng paradigm. Shift talaga eh, kailangan mag-shift na hindi na ang teacher ang sentro ng educative process. Mula nang nandyan si Google, hindi na ganun. Si teacher more on guiding talaga eh, i-guide mo na talaga. Na hindi pa rin tayo sanay, no? Sanay kasi talaga tayo na si teacher lahat nagbibigay, lahat, no? Hindi tayo sanay na mag-isa yung batang mag-isip para sa sarili niya. So, kailangan talaga mag-shift yun, no? For the students, they also have to shift na hindi to spoon-feeding anymore, no? Ang kailangan sa 21st century learning ay problem solvers.
Oo. Yan ang number one skill ng 21st century learning. Critical thinking and problem solving. So, bigyan kita ng problema, solusyonan mo yung problema. Okay. No? So, dapat po makashift tayo. Hindi na siya data. Eh. Hindi na po ganun kasi yung labanan ngayon. No? Tapos, syempre, kailangan din po natin yung environment. Since magbabago yung environment, napakalaking hamon yung infrastructure. Yes. Kasi paano tayo mag-online or magbe-blended, no, yung may online at may offline. Kung yung online natin, katulad ng sinabi ni Kuya Eddie kanina, pupugak-pugak. No? It will be a constant source of frustration. Ma-frustrate talaga yung mga estudyante. Actually, hindi lang po estudyante, kahit mga teacher. No, I know a professor sa isang university na nung natapos yung SEM, this SEM, talaga naman yung pasalamat niya sa Panginoon na nakatapos siya. Wow. Kasi feeling niya talaga, hindi niya tatapusin sa brownout. Alam niyo naman sa Albay. Diba? Parang every Saturday na lang brownout. Tapos yung mga grad school. Oo, tapos ano siya, 'di ba? The whole day. Tapos ang grad school nagmi-meet lang every ano lang Saturday. Tapos pag nawala na sa kanila yung araw na 'yon, yari na, 'no? Hindi na nila alam paano nila hahapulin. So, yung kuryente, yung facilities, yung gadgets, tapos yung internet connection, 'no? Tapos yung training din, napaka-importante kasi may computer ka nga, hindi ka naman marunong gumamit, 'no? Marami rin po tayong ganung professors, no, medyo matatanda na, na hindi naman talaga sila nabuhay dito, so they also need upgrading. And then also may mga issues po na inherent sa online. For example, yung mga bata, no, kahit yung mga teachers, kailangan maturuan ng mga privacy laws. Privacy issues. For example, yung pag-screenshot ng lesson. Pwede ba akong mag-screenshot ng mga mukha ng mga estudyante ko at i-post ko? Diba? Yes. Tapos yung mga application na ginagamit na kumukuha ng information. How sure are we na safe yung information ng mga bata, di ba? So, yan yung mga, ang dami pa pong issue, yung mga sharing of personal info ng mga bata, hanggang ano ang pwede nilang i-share. Dapat ba sinishare nila yung address nila? Dapat ba sinishare nila yung phone number nila? No? So, ano yung mga dapat din nilang matutunan? So, madami, ang layo-layo pa po natin. Napakalayo pa. So, siguro, wag na lang natin isipin na eto na yung normal. Okay. Kasi nag-evolve pa po siya. No? Siguro ang normal dyan is hindi na tayo makakapag 100% face-to-face. Yun yung tatanggapin. Yun na yung tatanggapin. And actually, ma, maganda yun, di ba? Like for example, hindi lang naman po pandemic. Sometimes bagyo. Oo. Sometimes 3 linggo walang pasok. 2 linggo walang pasok. Pumuputok si Mayon. Diba? So, marami din pong areas na magagamit ito. Hindi lang naman sa pandemic. And tayo mga Bicolano, flexible din naman. Oo, na parang di ba maganda nga siyang ano na binibigyan tayo ng option ng mga estudyante, makakapag ano kayo, work na mas maganda, ganda, di ba? Kasi pwede niyong kunin sa gabi yung mga classes ninyo, so baka mas maganda yung mas maalwan kayo sa trabaho ninyo. So tignan lang din po siguro natin ang mga silver lining. Kaya lang ma'am, meron akong isang concern na no patungkol dito sa prolonged, well, flexible learning na ito. Pero ito sa mga younger students. Kasi it would seem like, buti kung nandun ka sa pamilya na mataas ang bentahe sa edukasyon. Pero kung hindi, parang ito yung mga estudyante na ano, Raf, parang nawawala na, no? Akala mo nagmo-module, wala na, sinasagutan na lang base dun sa answer sheet. So talagang walang pagkakatuto yan. Eh yung magulang, wala rin silang pakialam. Meaning hindi yun ang priority ng magulang. May mga ibang magulang ang priority nila. O magtrabaho ka na kasi wala namang face-to-face. Opo. Anong masasabi niyo tungkol dyan, ma'am? Oo. Actually, feeling ko itong pag-o-online, no? More on pag-o-online, tsaka pag-o-module, itong distance learning.
napakita niya talaga na highlight niya, hindi lang yung digital divide, oh, yung pagkakahiwalay, yes, ng mga taong nakakapag-online, oh, at yung mga taong hindi nakakapag-online. Mm. Kasi parang 60% lang naman ang nakaka-online sa Pilipinas. Oh. May 40% na hindi talaga sila nakaka-online. Mm. No? So, actually, yung 60% na yon hindi pa counted doon yung multiple gadgets. Mm. So, halimbawa, meron akong cellphone, nakakapag-online, bilang ako 3 beses. Mm. No? So, that could actually be lower than 60%, kasi, yes, pwedeng multiple gadget ka, no? Mm-hmm. So, yun. So, merong digital divide, pero yung dati pa po, no, na meron din talagang socio-economic divide. Mm-hmm. Na meron, dati na po siya, it's not something new. Dati pa po, na kaya, diba, si Sir Ryan Homan, dinadala yung eskwelahan sa mga bata, isinasakay sa balsa. Yes. No? Wala pa pong pandemic nito. Mm-hmm. Pero so, paano nga pa kaya po, ngayong ano, may pandemya? Kamusta si Sir Homan? Opo. Bali, wala rin po kasing ano eh, wala din pong klase, di ba? Wala namang face-to-face. Oh. So, talagang ang makikita lang natin dito, doble-doble. No? Nakita mo talaga, before pa, tas na-highlight siya, tas naging mas mahirap pa. Wow. Pero dati na pong nandun, no? So, ang tingin ko po kasi dyan, more on ano talaga yan eh, kailangan natin na mag-shift sa kung para saan yung edukasyon, no? Like for example, yung mga submission for compliance. Hmm. Kasi diba? Nabanggit yan ng mga estudyante na sumagot doon sa tanong nito. Actually, yung submission for compliance, bilang teacher, ha, hindi yan unique sa pandemic. Bilang teacher, ang dami kong na-check na essay. Na essay, dati pa. Dati pa, in the nung mga early 2000 na for compliance. Ang dami naman nating sinasubmit talaga na project na for compliance. It's more of cultural, yung value ng education, na ano yung inaantay natin, grade ba o pagkatuto. No? Dati pa po yun eh. Parang feeling ko dati pa. So meaning, feeling ko, may rason lang po ngayon. Karo ng rason. But it's not a unique problem. Okay. To me, at possible least, ba na mas dumami yung ano, yung mga gusto talagang matuto ay na-affect din sila ng ganitong ano. Actually, kasi yung mga alam kong nagsabi ng ganun, ay ito talaga yung mga estudyante na nag-excel sa kanilang klase. Hindi sila yung mga tipo na ano, for compliance. Prior to the pandemic. Prior to the pandemic. In fact, kaya sila nagre-reklamo kasi ayaw nila ng ganun. Tama. Pero kailangan din natin makita Sir ano, Sir Raph, no? Ako bilang teacher, siguro kasi ako bilang guro, may mga bagay na may makokontrol ka, may mga bagay na hindi ka makokontrol. 'Di ba? Like yung pandemic, yung face to face, that is something I cannot control, yes, as a teacher. No, hindi ko siya makokontrol. Pag sinabi ng gobyerno, like kami sa review center, wala kaming klase. 'Di ba? So wala akong magagawa doon. Pero meron ka laging magagawa. So, it's a way to empower. So, feeling ko, importante din, at nagpapasalamat din ako no, dun sa opportunity ng pandemic, kasi mare-redefine natin yung pag-aaral. We can actually now redefine, no? Oo, importante yung teacher, importante yung face-to-face, pero may kakayahan din ang batang mag-aral. Wow. May kakayahan siya. I would just like to mention, no, I had an interview doon yung teacher, outstanding teacher ng Amerika, no, na feature po natin sa Inspiradong Guro, si Sir Ram Buenaventura. So siya yung nabigyan ng award sa New York na best outstanding teacher, no, at siya po ay Pilipino. Galing. Tapos sabi po niya, nitong pandemic, nagulat din siya kasi madami daw pong estudyante na hindi nag-e-excel nung nasa classroom, biglang nag-e-excel nung self-study. Wow. Because I think, ano siya eh, kaya nga sabi ko kanina, kailangan din natin pong timplahin. Marami talagang kailangan timplahin kasi iba-iba yung estudyante. I-validate po natin yung experience ng mga estudyante talagang studios, gusto ng teacher. Valid experience yun. Pero meron din, yes, kabila na hindi talaga nag-aaral at for compliance. Yan ay totoo ring experience. At totoo yung experience yung napaboran talaga dahil flexible ang learning. Si Ella, may tanong nga ako nito sa Jad po eh. Ang tanong ko sana ay
meron po bang nagawang survey from the students mismo? Kasi mm-hmm. pwede mag-survey sila ano, from the teachers, from professors, yung experience yes. nila. Mm-hmm. Pero hindi ko alam kung merong nagkarong survey na for the students. Mm-hmm. Tapos yes. I agree with you, ma'am, yung ano, may factor talaga yung students na sa kanyang learning. Mm-hmm. Pero may factor din talaga ang teacher sa kanyang yes, learning. Oo, like, definitely. Sabi ng mga students ngayon, madami kasi yung ano yung mga pinapagawa sa school. Baka nandun pa rin tayo sa culture na mm-hmm. ang teacher kapag marami ang pinagawa, feeling niya natututo ang estudyante. Oo. Actually, ano na pag-usapan din namin yan, sinabi rin niya ni Sir Ram, sabi niya, hindi ibig sabihin maraming product yung bata, marami rin siyang natutunan. Mm-hmm. Hindi 'yon direct, no, yung relationship is not relationship. A direct relationship mm. na pag tumataas yung dami ng assignment, tumataas din yung dami ng natututunan. Minsan, tumataas yung dami ng assignment, bumabagsak yung natututunan dahil ang tumataas, stress. Oo nga. No? So, so parang feeling ko talaga, lahat may learning ano curve. No? Kailangan, lahat talaga may opportunity talaga ito para mag-grow tayo lahat. Okay. Kasi, pati teachers, no, pati estudyante, i-improve yung government side, no, na i-push yung infrastructure, hindi siya magagawa ng isang side lang. Ayun. Siguro yung sa sinabi ni Sir Raph, nakukulangan lang siguro ako doon sa CHED, doon sa validation ng experience. Gusto ko sana narinig nung sa kanila. Mga estudyante, ano? Na naririnig namin yung mga teachers. Naririnig namin kayo, gagawa natin yan ng paraan. Yes. Naririnig namin yung mga estudyante. Yes. Naririnig namin na gusto nyo pa rin yung teachers nyo, gusto nyo pa rin bawasan yung ano. Naririnig namin kayo, pag-aaralan natin yan at gagawa natin ng paraan. Importante kasi yun eh, no? Kung gusto talaga natin na na mag-move forward. Okay, ito ma'am, sabi ni Kuya Daniel, ako po student pa din. Mas okay sa akin ang flexible learning. Mas nakakonsentrate ako. Do you think, ma'am, nakadepend din siya sa age? Or yes. Kasi naalala ko rin ano, doon sa inyong ano, let review on air, nabanggit nyo, yung mga adult learners, mas self-motivated sila. Yes. So, paano yun, ma'am? No, itong mga sumagot dun sa survey natin, mga ano sila eh, mga Gen Zs, millennials. Mm-hmm. How do we motivate them? Feeling ko talaga, ma'am, ano siya eh, kailangan talaga yung paradigm shift. Kailangan nating pilitin na mabasag, no? Yung para kasing meron ngayong ano eh, meron ngayong ceiling. Na parang hanggang dito lang yung kaya nating matutunan kasi wala si ma'am, kasi wala tayong gamit, kasi hindi tayo makaka-online, kasi no, and stuff like that, which is also valid. Pero lahat po, no matter how flat you make a pancake, may kabilang side yun. Okay. Diba? Na ito ay panahon din na matutunan natin sa sarili natin, saan nga ba ako nahihirapan? Bakit nga ba hindi ko maintindihan? No, pag may lesson, pag binigay ito sa akin, ano ba talaga yung problema? Ano ba yung dapat hingin ko kay ma'am? Ano ba yung kailangan sabihin ko kay sir? Bawa, sir, sobrang hirap po yung module niyo. Ang hirap pong intindihin. Talagang inupuan ko at sinubukan ko, nahirapan po talaga ako intindihin. Kailangan tumaas yung self-awareness. At saka, I think this is a very good very good opportunity na matuto ng empowerment. Ayun. Oo. Yung ma-empower din natin, no? Yung isa't isa. Kasi marami ka rin naririnig. Like, for example, ako, dami kong naririnig from public school teachers. Sobrang hirap talaga, no? Pero, hanggat gusto mo, may paraan eh. Diba? Yes. Laging may paraan. Not to invalidate na mahirap. Pero dahil nga mahirap, hanapan natin ang solusyon. Oo. Diba? Parang ganun. Apa, ito ma'am, sabi ni Clarence, ni Ma'am Faith, meron Brother Raph survey and evaluation at the beginning and at the end of the SEM. Wow. Ayun. Meron ding ginawang mga research students and action research ang mga teachers. This would help the admin decide and tingnan yung situation objectively. So, yes. Faith, Ma'am Faith, kamusta? Ano yung results ng survey na iyon? Ano? Maganda sana na nabanggit yun ng CHED, di ba? Merong ginawa. Meron bang, meaning nagbase kaya sila dito sa huling statement ni CHED Chair Prospero De Vera?
research din ano na nagawa ng mga students and yon para sa okay. Sabi yung research ma'am ongoing for second sem and July pa po ang second sem ma'am says. Ah ayun pala. Tapos yung ano. So meaning ongoing sila ano. Okay. So Mamzel, ano pa ang matitake natin ano dito? Anong takeaway din natin ano dito sa issue na ito ng flexible learning na going towards the new normal? Mm-mm. Siguro una, kasi 'di ba nag-viral siya, parang nag-trending talaga siya. Trending, eh. Siguro ano din, no? It's also a reminder lalo na dun sa mga influencers, yung pinakikinggan talaga, no? Na medyo konting ingat din sa mga press release. Ayun. 'Di ba? Parang pag sinabi mo kasi na ito flexible, ito na yung new normal natin, tapos forever na ito. Parang sa'yo nang gagaling yung pagiging sensational eh. Diba? Parang nasi-sensationalize tuloy siya. Uh-oh. When I think ang gusto lang niyang sabihin is, bibigyan na namin kayo ng option kung anong gusto niyong gawin to best serve your students. I think yun yung gusto niyang sabihin kasi yun yung laman ng memorandum. No, na parang hindi na conveyed. Ito na ang new normal natin. Ibibigay natin sa mga universities ang choice. Tignan nila kung anong pangangailangan ng mga estudyante na. Pwede silang mag-online, pwede silang mag-offline, pwede silang mag-blended, pwede nilang ayusin yung assessment nila, pwede silang maggawa ng flexible schedule. Kasi kung yun ang narinig, ante, di ba ang sarap pakinggan? Oo. Na, actually, diba, sa totoo lang, nakalma ako sa inyo, ma'am. Doon sa pagkaka-explain nyo ng ano, nung guidelines mula sa CHED on flexible learning, yung pala ang ibig sabihin ng... Oo, pinapayagan kasi di ba may mga curriculum yan, may number of days, may schedule, may naka-fix lahat yan. So, dito sa flexible learning, binibigyan natin ngayon ng power yung school na tignan nyo yung pangangailangan ng estudyante nyo and adjust accordingly. Ayun. Diba? Na, yun yung ibig sabihin nun. Pero parang hindi tuloy na, di ba sometimes, hindi tuloy na kukonvey yung message. Oo. Ang mas na-highlight, yung ay grabe, forever na akong online. Kasi di ba kung hirap na hirap ka the past 10 months, tapos sasabihin sa'yo, ay hindi yan na yung forever. Sino na mong sudyante ang hindi magre-react ng negative? Ha? Ito na yung forever. So, they were simply basing it on how they felt the last, this school year. No? At para sabihin mo na yan na ang normal, which is not the case. Pangalawa, siguro yung take natin na, kailangan po natin ng pasensya. Kailangan talaga ng pasensya sa lahat, no? Ng teachers, ng students. Kasi po, sabi ko nga nung last year nung nag-interview sa akin sa TNT, hindi pa po ito nangyari before. So lahat po ng ginagawa natin ngayon ay bago. Wala po may alam kung effective ito o hindi ito effective. Malalaman pa lang po natin, no? At lahat po ng experience should be welcomed, no? And every experience should be counted and validated. Kasi kahit po yung nasa tuktok, hindi pa rin naman sila nakaranas ng pandemic at ganitong klase ng edukasyon. So, ibig ko sabihin, sabay, habang, parang ano siya, no? Gumagawa ka ng daan habang naglalakad ka na. Hindi as if may daan na eh. No? Parang, ibaba mo yung bricks. Habang lumalakad tayo, kanya-kanya tayong ng bricks, no? And of course, may mga madadapa, may mga malalaglag. Ganun talaga siguro, parang casualties of war na yan, no? Parang collateral damage. Yes. Wala po tayong magagawa kung hindi magpasensya at kumasa, no? Na mas bubuti, no? Mas bubuti. Hindi pa ito yung normal. Although normal na hindi na tayo 100% mag-face to face, minsan talagang kailangan siguro mas konti yung tao sa classroom, siguro mahahati tayo kasi nag-physical distancing tayo. So iba na yung itsura niya. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo matututo. Ayun. No? Hindi po yun ang ibig sabihin. So ma'am, ano, well in line with our 73rd
Hope overflows. FEBC anniversary. So may pag-asa pa ba na ibig sabihin na mas magiging maganda yung sitwasyon ng edukasyon, no, dito sa ating bansa pagkatapos nitong pandemyang ito? Opo. Sa akin kasi ngayon. Go ahead. Hindi naman pwedeng, as long as naniniwala ka, as long as may ginagawa ka, I mean, gusto mong mag-improve yung buhay mo, gusto mong matuto, imposibleng hanggang dun ka na lang. Diba? Imposibleng tatapusin ka. You cannot be, learning cannot be a casualty of COVID-19. Ganda. Hindi natin siya pwedeng ipapatay sa COVID-19, di ba? Na gusto nating matuto, gusto nating umunlad, meron tayong mga pangarap. Hindi po yan papatayin ng COVID, no? Kasi the Lord knows, the Lord is in control. Plus, you also have the power to do something. Amen. No, meron po tayong kakayahan na may gawin, no? At mag-adjust, no? Isa po yan sa ating mga, kumbaga binigay na rin sa atin yan ng Panginoon, no? With His wisdom, paano mag-adjust, no? And yung normalization, I think ang dapat nating i-normalize is walang forever. 'Di ba, how we thought na yun na yung we will die the way it was before, na wala tayong mask, no, ganun tayo tatanda. Pero isang iglap na wala. Lahat tayo naka-face mask, lahat tayo naka-face shield, lahat tayo nag-physical distancing, hindi tayo makabiyahe. Sino mag-aakala, no? So anything can change. No, ang importante is paano tayo mag-a-adjust dun sa change without losing our dreams, without losing our capacity, no? Kasi magbago man ang mundo, no? Kailangan meron tayong solid na pinanghahawakan, no? At hindi pwedeng matapos yung pag-asa doon, ma'am. Hindi 'di ba? Parang napakaliit ng COVID, actually. Isa siyang virus. No? Napakaliit niya. Para siya yung mag-control ng buhay at kung anong mangyayari sa atin. Ganda. Nako, thank you. Thank you, Ma'am Jel. Salamat, Ma'am Jel. Grabe, super inspired kami. Ano, meron po kayong final thoughts na gustong iwan sa ating mga ka-TNT patungkol dito sa trending topic na ito? Siguro yung final thoughts ko lang is as a teacher, no, bilang guru po. Ang pagkatuto ay hindi nakakulong sa libro. Ang pagkatuto ay hindi nakakulong sa silid-aralan. No, napakadami pong lessons ng panahon natin na has nothing to do with academics. Yes. And maybe it's high time we learn them. No? Na medyo alisin natin yung focus, like ano yung grade ko, no? Although I understand why that is important, no? Pero siguro hina-highlight din po ng pandemic na ito na may mga bagay na mas importante sa panahon ngayon, no? Yes. Ngayong panahon na ito. So sana pagtuunan din natin siya ng pansin. Tapos wag natin sayangin yung opportunity na ibinigay ng COVID. Probably there will be lessons we will never learn kung hindi tayo nagka-COVID. No? Na hindi never natin maiisip, no? Hindi natin siya mapagtututukan, like gaano ka-importante yung pamilya, gaano ka-importante pala yung pag-aaral. Isipin mo, nami-miss mo yung classroom. Can you imagine? Posible pala yun. Nami-miss ko yung teacher ko. Kasi alang dati, di ba? Pag-isip ko sa umaga, papasok na naman ako, nilalagnat ako. Diba? Ang daming rason ng mga estudyante, wag lang pumasok. Tama. Kasi sabi ako, makikita ko na naman si ma'am, ayoko naman makita yung teacher na yan. Tapos ngayon, hinahanap mo. Ma'am, asan ka na ba, ma'am? Diba? So, I mean, you know, may mga bagay na kung ang matututunan lang natin is to appreciate. Yes. No? At pagbukas nito ulit, di ba? Gaano kasarap pumasok at magsuot ng uniform at mabigyan ng baon ni nanay. Diba? Diba? Mami-miss natin siya, pero that will come, no? Our faith would always
our faith will always tell us, no, that things would always work out for the best. Amen. Laging for the best. Hindi man natin makita ngayon, it will always work out for the best. Wow. Nako, maraming salamat. Ikaw na talaga. Maraming salamat, Ma'am Cecil and Sir Ralph. Salamat din po, Ma'am Zel. Patungkol naman sa love life ang ating topic na naman. Kami ako niyan. Ma, maraming salamat. No? You inspired us. Ano, you took away our ano ba stress patungkol dito sa flexible learning na ito. Opo. Yung sa mga students din pala, Ma'am Cecil. Laban lang. Yung mga students natin, naintindihan po namin, hindi lang po kayong hihirapan. Kahit po mga teachers nyo ay hirap na hirap at gusto na kayong makita sa classroom, no? But there are things that are out of our control, no? But it doesn't mean hindi po kayo matututo. Matututo at matututo kayo. Nasa sa inyo po yan, no? Talagang the power, get the power, no? Be empowered, no? Kayang-kaya nyo po yan. Laban lang. Okay. Maraming salamat, Ma'am Zel. Ano pa lang ang topic nyo, Ma'am, this coming Sunday sa Inspiradong Guro? Meron pa kasi, hindi pa kami confirmed, no? But hopefully, meron po tayong, inaantay lang po namin yung confirmation, kaya hindi ko ma-announce. Okay, okay. Pero isang napaka-inspiring na naman pong teacher na may special need. Special, po mismo yung teacher na may special need. Pero, and people said she will not be able to finish school because she has retardation, but she graduated valedictorian, and she's a teacher now. Galing-galing! Nako, maraming salamat talaga. More inspiration, and of course, more learnings from you, Ma'am Zel, every Sunday. God bless you! Maraming salamat! God bless po! Grabe, nakaka-inspire talaga, Raf? Galing, ano? Learning cannot be a casualty of COVID-19. Grabe, totoo nga naman, kasi andali na, Well, understandably kasi, ang hirap din talagang matuto ngayong mga panahong ito. Pero yun yung sabi ni Ma'am Zel, as long as you have hope, as long as you have yung love for learning, talaga, learning cannot be a casualty of COVID-19. Ayan. So, meron kang final take, Raph, on our topic. Mix pa rin. Like, ang iniisip ko ngayon, dahil sa gantong flexible learning. Like, merong mga private school na, marami yung hindi pumasok. Tapos, yung mga pumasok, sila yung nag-share-share ng bayarin. May mga, yung dating 27,000 na binabayaran nila, mga 30 plus na ang binabayaran. So, sila yung nag-suffer. Yung ganun sa So, hindi ko alam kung ano kaya magiging solusyon ng TED, no? To help yung mga students na mga katulad ng ganito. Pero naisip ko dun sa sinabi mo, tama. Sana meron talaga, no? Meron talagang pag-aaral na at pakinggan yung pag-aaral at boses ng mga kabataan patungkol doon sa actual experiences nila. On this blended learning. Pero ano naman, yung sabi nga ni Ma'am Clarence, meron naman daw na ginawang mga surveys. Hopefully, pati yung mental, emotional health ng mga students ay ma-meet din sana sa universities. Ganun. Tsaka isa pa yung sinabi din ni Ma'am Zel kanina, tanggapin na natin that we are transitioning to the new normal. Meaning, magkakaroon pa rin ng face-to-face, no? And makita mo naman din, Raf, doon din naman din talaga yung patungo niya eh. Kaya nga, di ba, pinupush ng government na magpa-vaccinate lahat. Kaya rin sinabi ng CHED chair, no, na kapag nagpa-vaccinate ang mga students, karamihan sa students and teachers, ibubuksan ulit ang face-to-face. So, kumbaga, wag lang tayong mawala ng pag-asa, no? Sabi ni Kuya Daniel, nagtataka lang ako ngayon, ang daming honor students, parang buong klase. Marami rin kasi ang nagsasrive. Meron palang mga ganun. Kaya nga tama si Ma'am Zel, may mga nagsasrive din, no? Depende sa learner ngayong panahon ng pandemic. Bawa si Ella, di ba? Mas gusto niya.
Okay, anyways, ayun. Sana ay na-inspire kayo, na-encourage, di ba, if anything, okay. Raf, na hindi tayo manatili dun sa feeling of despair and despondency. Mm. Kung hindi, yun, nandun pa rin tayo dun sa hope overflows. Habang nandyan ang Panginoon, ano, syempre, habang binibigyan niya tayo ng wisdom, how to course through this very difficult road of the pandemic, ay yun, ano, talagang sabi nga ni Mamsel, maging mas mapasensya at yun, as long as naniniwala ka na may patutunguhan talaga, no, sa patulong ng Panginoon, eh talagang ano't ano pa man yan, no, matatapos din ito at babalik din siguro dun sa new normal naman, magta-transition tayo dun sa new normal. Okay, and syempre maraming salamat kay Mamsel. Sabi po ni Ate Pet Padua, sabi niya, nice discussion. I like how Mamsel gave a balanced view of the issue at hand. Iba talaga pag may progressive mind. Thank you, Mamsel. And